Yo, what's up mga kalos? This is EJ again of Papa EJ TV. Welcome sa bagong video natin. Today, we are gonna talk about this device from Roland, which is the Roland Bridgecast para sa mga gamers and musicians and streamers. Tara! So, ano ba itong Roland Bridgecast? Ito ay isang device na pang mix ng tunog ng computer mo kung nagsistream ka. So, para to dun sa mga gamers na gusto ng professionally designed the sound ng streams nila. So basically, ito yung mga gumagamit ng mga condenser mics o microphones like these. Putok na putok to nung pandemic eh. So this is one of the devices that I have looked forward to having nung pandemic kasi naglalaro-laro pa ako noon. Nag-Valorant ako noon. So bago natin pag-usapan yung physical unit, gusto ko lang muna i-discuss na meron itong mga features na hindi mo basta makikita dito sa unit mo. Ito ay merong 32-bit floating point. I don't know if you guys have heard of that. Pero pag sinabing 32-bit, yan yung quality ng tunog. And it makes a world of difference. Kasi dati yung nagamit ko yung, nakikita nyo siguro sa mga contents ko, yung live looping. Dati meron akong RC300. Yun ay 24-bit yata yun or 16-bit. Hindi, 24 yata yun. Okay naman tunog niya. Ayos naman siya. And very satisfied ako sa tunog niya. Kahit isalpa ko siya sa malalaking speakers, sa malalaking venues, sobrang okay ng tunog niya. Until narinig ko yung RC600 from Yupango. Thank you by the way, Yupango, for sending that. Yung RC600 kasi has 32-bit. So nung narinig ko yun, doon ko na-realize na, oh my God, sobrang laki pala ng difference nung sound quality and clarity and basta, mararamdaman mo siya na lang kapag meron ka ng device na naka 32-bit. Pansinin niyo yung mga dati kong ina-upload na videos compared to the ones that I uploaded recently. Sobrang laki ng difference ng sound quality kasi naka 32-bit na ako. And then pangalawa is, kaya nitong magbigay ng up to 76 dB of gain. So katulad nito, medyo kilala tong microphone na to. This is an SM7B, ng Shure. Etong SM7B, this is a dynamic microphone. Ibig sabihin, walang phantom power na requirement to. Kaya lang, kailangan mo rito ng mataas na gain. So madalas ang ginagawa nila rito, nagkakabit sila ng cloud lifter or yung boosters para makuha niya yung gain na kailangan niya. Pero dito sa Roland Bridgecast, hindi mo na kailangan yun kasi kaya niya to. Kaya niya tong SM7B and very clear naman siya so far. So ang kalaban nito is yung Go XLR ng TC Helicon, which is very popular in terms of audio mixing sa streamers. Pero kung nalaman ko to agad, at bibili lang rin ako ng GoXLR, baka ito yung kinuha ko kasi mas tiwala ako sa Roland eh. Pag sinabing Roland, solid quality niyan eh. Iba ang pangalan ng Roland sa audio world eh. Aside from that, yung build quality, katulad ng mga Boss pedals, ang Boss ay under ng Roland. So, yung mga Boss pedals, kung makapansin nyo, warat-warat na yung mga pintura, sobrang dami na ng battle scars. Minsan, basta bulok na itsura ng pedal mo pero gumagana pa rin sa tagal ng panahon na ginagamit mo siya. Buo pa rin talaga siya sa tibay niya. So, ang price pala nito as of making this video is $22,950. Pero check nyo syempre sa Yupango Music. Yupango.com or pwede kayong pumunta sa IG nila. Meron silang TikTok, may Facebook, may YouTube sila. Check nyo and contact them directly kasi madalas doon may promo. Okay, simulan na natin kung ano ba itong ma-offer sa atin ng Roland Bridgecast. Number one, yung build quality niya. This top part is metal. And then yung gilid niya is plastic, pero ano naman siya, yung high-grade plastic. Binig nyo naman eh, pag kinatok eh. Meron pa rin itong plastic na. Yan yung, ganyan yung plastic, di ba? Binig nyo. O, ito, iba tong quality ng plastic, di ba? So, meron tong black, meron ding white. White tong sinend sa akin ng Yupango, pero kung ako bibili nito, kunin ko yung black. Kasi pasmado ako. And magkakaroon niya ng mga, ano man, mga putik-putik dyan. Okay, sa likod naman, meron tayong 5 volts yung power kapag gagamitin mo to sa mobile. Kasi pwede to ng rekta sa cellphone, katulad ng V8 eh. And then pwede rin dyan yung console, kung console player ka. Halimbawa, Xbox or PlayStation. Dyan mo yan sa salpak. Pero sa akin, sa computer. Kasi mas madalas to ginagamit sa computer. So sa computer ko to nakasalpak dito sa MacBook ko. Ito yung switch. Pang mobile and PC, depende kung saan mo siya ginagamit. Right now, nakakabit siya sa computer, so PC yung switch ko. Line out is for external speakers. So, kung meron kang monitor speakers dun sa studio mo or sa computer mo, dito mo siya sasalpak. Next is yung auxiliary, kung meron kang input na ipapasok dito. So, ito naman yung headphones ko. Para lang ma-monitor natin mamaya sa demo kung ano yung maririnig natin kapag ginamit natin yung effects ito.
So ito nga palang salpakan ng microphone na to, again, can handle dynamic microphones and condenser microphones. So kung naka-condenser mic ka, pwede rin dito kasi meron din tong 48 volts or yung tinatawag natin phantom power. Also, important to note na this is a headphone headset port. So pwede rito yung ganito na headset, yung mga regular lang. Pwede rin yung mga may microphone. So kung ayaw mong gamitin itong ganitong microphone, gusto mo gamitin yung microphone ng cellphone mo lang, pwede mo rin yan salpak dito. So magagamit mo microphone yung dun sa headset mo. Pero syempre meron ka pa rin option kung ano gusto mo gamitin mic, kung ganito or ito. Yung ilalim niya ganyan lang, meron lang rubber feet, and then sa gilid wala naman yung ports or anything like that. Very simple and very elegant. Tapos gusto ko rito, maliit lang siya. Kasi yung Go XLR, parang doble yata nito. Parang ganyan siya kalaki. Hindi ako bumili nun eh. Pero yun kasi ay merong faders. Parang sa mga regular na mixing board. Sa live music or sa mixer, sa akin mas gusto ko yung faders. Kasi kita ko yung ano yung mataas, ano yung mababa. Pero sa akin, kung streaming, feeling ko mas okay sa akin yung ganitong knobs. Kasi hindi siya mabilis magalaw. Kung fader siya, sobrang dali niyang magalaw. Unlike pag knobs, hindi ito gagalaw unless talagang pihitin mo. After mo siya i-set up, i-sound check, and everything, stream ka, kinabukasan, pag-stream mo ulit, wala ka nang i-set up kasi kasado na yan. Kumbaga, start stream ka na lang ulit. Ready ka na lang ng sarili mo. Focus ka na lang sa game mo. Simulan na natin discuss yung user interface ito. Sa taas, meron siyang mic effects. Ito pala yung mic effects, paparinig ko sa inyo. Yung select button, yun yung pangpalit ng effects. And then, ito naman yung switch, pang off and on niya. So, yung number one niya, is yung reverb. So, on natin. Check! Check! Ito yung walang effects. Sound, sound, sound. Hey, sound, hey, sound, hey. Ito yung may effects. Check! 1, 2. So, yun yun. So, basic reverb lang siya. Next natin is yung reverb din to, pero mas mahabang reverb. Check! 1, 2. Check! 1, 2. Next naman natin, number 3, is yung pang iba ng boses. Check 1, 2, sound, hey. So, ito naman hindi ko ito masyadong ginagamit, pero merong mga gumagamit naman din talaga nito. Ito yung lower voice. Check 1, 2, sound, hey. Check 1, 2, sound, hey. And then meron pa mas mababa yung number 5. Check 1, 2, sound, hey. So, yun lang. Sa akin hindi ko naman masyadong magagamit yung iba niya. Pero yung reverb baka magamit ko kasi kumakanta ako eh. Ito dun sa mga kalma songs lang. Check, 1, 2, sound, hey. And then kapag medyo ballad or mabibigat na love songs, pwede kong gamitin yung pangalawa. Check, 1, 2. Let me be the one to break it up, so you won't have to make excuses. Next natin is yung pitch informant. Yan yung para dun sa effects kanina, yung pang iba ng boses. So, tama, lalagay ako ng reverb. Check sound. Tapos babagoy kay informant. EQ select, ito naman ay hindi siya EQ specifically for these. But instead, ito yung mga EQ na specific sa games. Meron to sa software eh. Yan, meron siyang Apex, meron siyang Valorant, Fortnite, COD, at saka yung general FPS or any other FPS games. So, ito naman parang ano lang siya, specific mix lang siya para dun sa mga games na yon. So, kung Valorant yung pipiliin mo, halimbawa ako naglaro ko ng Valorant, diba? Lalabas siya yung number 2 and yan yung magiging mix niya nung game. So, dyan ma-highlight yung mga gunshots, yung mga footsteps. Basta anything na magigay ng advantage sa'yo para dun sa game mo. So, hindi ko pa ito na-try, pero at least nandyan lang siya. Pwede mo naman i-off. So, yun na yung sa taas. Ito naman yung sa main panel natin, which is yung apat na channels natin. Number one is yung microphone. So, kung mapansin nyo, umangat yung volume. Ibig sabihin, hanggang dun yung volume ko ng microphone. Tapos, meron siyang mute button. Check, 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 check. Next is yung auxiliary. Kung may nakasalpa ka sa auxiliary, tapos ito rin yung mute button niya. Chat is pwede mong i-assign dun sa Discord or anything na actually pwede mong i-assign kahit ano dyan eh, sa totoo lang na siya yung maging volume. So halimbawa naglalaro ka and yung mga tropa mo eh sobrang ingay dun sa chat, pwede mo hinaan dito. Tapos ito yung game, so ito yung volume mo ng game kung gaano kalakas yung game mo.
para marinig mo sa headphones mo and sa mix mo or sa stream mo. Next is yung stream output, which is ito yung pinaka-volume na maririnig doon sa computer mo, doon sa stream mo. So kung sino mo manonood sa'yo, yun yung maririnig nila. Headphones para sa'yo to. And then yung line out is para doon sa speakers mo kung gagamit ka ng speakers. Dito na papasok tong button na to, which is yung stream mix personal mix. So itong mix link, pag naka-on yan, ibig sabihin, kung ano yung mix mo rito, yun din yung maririnig nila sa stream mo. Which is yun yung regular na setup naman talaga. Diba? So malakas ang mic mo rito, mahina ang chat, malakas ang game, ang maririnig nila sa stream, ganun din. Pero since naka-dual bus to, pwede mong i-unlink yan. Meron ka ng dalawang klaseng mix. So kapag ito ay naka-ilaw, yan yung papunta sa stream mo. Pag naka-off yan, yan yung naririnig mo or yung personal mix mo. So pwede kasi yan na halimbawa dito mo ilagay yung music mo, yung background music. And then yung music mo is gusto mo wala kang music. Kasi syempre naglalaro ka eh. Pag naghihintay ka ng footsteps, gusto mo wala kang music, wala kang ibang naririnig para klaro yung darating sa iyo na tunog. So pwedeng ganun yung mix mo. So hinaan mo to. Yan na yung personal mix mo. Ngayon sa stream, pwede mo siyang laksan yung music nila, lagyan mo sila ng music para habang naglalaro ka, naririnig lang may background music ka. Pero sa iyo wala naman. So ganun yung dual bus na mixing. Ibig sabihin, mamimix mo ng separate yung stream mo doon sa naririnig mo, sa personal mix mo. Another feature nito, although kailangan ng software, libre naman yung software nito, kasama na siya pag meron ka nito, automatic, meron kang install na software sa computer mo. Maka-customize mo yung kulay nito, itong mga knobs. So halimbawa, naka black and yellow setup ka, pwede mong baguhin yung kulay. So naka-yellow na to, so yung number 2, gagawin ko ring yellow halimbawa. Ayan, ganyan, yellow. So, pag binago mo siya sa software, mababago rin siya dito sa ganito. Halimbawa, trip mo yung cyan something. O ganyan, cyan tayo. Alright. So, pwede siya iba-iba, pwede pare-pareho. Ikaw, kung anong trip mo. Another great feature nitong Roland Bridgecast are these mute buttons. Again, nabanggit ko na rin kanina, napahapyawan ko na na-assign to. So, ngayon, mute yan. Mute button niya ngayon. Pero pwede mo siyang i-assign dito. So, merong drop-down dito sa software para makapili ka kung anong magiging silbi niya. Halimbawa, ito, naka SFX beep to. Halimbawa, magmumura ka sa stream. Pwede mo siyang paltan. Actually, napapaltan din siya ng ano eh. Basta meron kang WAV file na gusto mong ilagay dito or ipalit dito, pwede mo siyang paltan. Hindi ko na siya ilalagay ngayon, pero bottom line is, pwede mo siya i-customize. Basta meron kang WAV file na ipapalit mo doon, and it's very easy to set up anyway. So yun na yung pinaka-basic function ng Roland Bridgecast. This is a very useful device kasi meron ka na rin audio interface eh, na kaya nang magbigay ng phantom power sa condenser microphone mo. Roland pa yung sound quality ng interface mo. Imagine that. Mas elib ako rito sa totoo lang kaysa dun sa totoong interface ko. Naka-focus right lang rin naman ako. Pero kung meron ako nito at magre-recording lang rin ako, baka dito ako mag-record kasi Roland to eh. Alam ko yung quality ng Roland eh. Tignan lang rin natin, mabilis lang. Siguro hindi ko na i-discuss lahat dito sa software kasi medyo malaki tong software na to and feeling ko kailangan ito ng separate video para ma-discuss lahat. Again, yung home interface ay ganito. Dito mo mapapalitan yung kulay ng knobs, yung ito yung mga assign buttons. Very user-friendly naman. Tapos ito yung mix ng personal tsaka nung stream. Mic setup, nandito yung dynamic condenser or yung headset. Naalala niyo, sabi ko kanina, pwede ka mong gamitin yung headset mic mo. So, pipiliin mo lang niya kung ano yung ginagamit mo. Condenser mic or dynamic or whatnot. Hindi ka naman nalugi sa dami ng effects nito kasi meron tong low cut filter, noise suppression, de-esser is kapag masyadong matalas yung microphone mo, compressor, eto, kung hindi nyo ito naintindihan, maybe you have to research about it. Pero compressor is very helpful, especially sa mga popping sounds, sa mga malalakas na tunog, para hindi siya sabog. Mic effects, napag-usapan natin ito kanina, off and on lang yan. And then, pwede kang mag-custom ng settings mo, pwede mong baguhin yung pitch and format dito, at saka yung reverb size and level. So sa game, napag-usapan natin itong EQ nito. Sa chat, meron siyang compressor and de-esser din. Sa output, pwede siya magkaroon ng delay, kasi diba, since streaming to, minsan may delay yung video mo. And gusto mo magsabay sila, so pwede ka maglagay ng delay. Sa line out mode, ibig sabihin, doon sa speakers mo, ano gusto mo marinig? Yung headphones mo,
yung stream mo or yung microphone mo lang. So profile system, hindi ko na to i-discuss, pero yun na yung pinaka basic use nitong software na to. Again, very helpful, very user-friendly. So para kanino ba to? Obviously, para to sa mga streamers and specific to the gamers. And then kung musician ka naman, yes, definitely magagamit mo rin to kasi again, meron na siyang reverb, meron siyang kumbaga built-in effects na hindi nakakain ng processing resource ng computer mo. Kasi actually, mahirap to eh. Hindi ko alam kung meron na sa inyo nag-try na mag-record ng kanta sa computer nila. Na hindi mo alam kung paano mo lalagyan ng reverb yung microphone mo. Ang ending, kukuha ka talaga ng external device, either ng mixer or actually kung audio interface, wala pa rin eh. Pwede mo gamitin yung DAW mo, which is malaking software and mahal yung software, para lang doon sa reverb. Meron ding voice meter potato, or basta voice meter. So, yun, software din yun na maglalagay ka ng reverb. Kaya lang, may delay naman kapag kumakanta ka kasi kakain siya ng resource ng computer mo. Dito, built-in na siya, Roland quality pa kasi itong mga vocal processing effects nito ay galing talaga doon sa mga pedals nila. Which is ako, gumagamit ako ng effects ng pedals ng Roland, which is yung mga yung Boss VE8 nila, yung ayun yung RC600 ko, meron yung built-in na reverb. So parehas yun ng quality ng tunog na makukuha mo rito kasi Roland to. Siguro kung meron mang kulang dito or cons, one is naghanap ako rito ng output ng speakers. Kasi ang line out nito is 3.5, parang headset lang din. So kapag gusto mo maglagay sa speakers, gagawa ka pa or bibili ka pa ng converter mo ng 3.5 papuntang quarter jack or XLR, depende kung ano yung speaker mo. Meron namang paraan para magamit siya, although mas okay sana kung meron na siya mismong quarter jack man lang. Isa pa na hinanap ko rito is salpakan ng isa pang input. Although meron siyang auxiliary input, kaya lang 3.5 kasi yun eh. Para naman yung gustong magsalpak ng gitara dito. Gets nyo? Kasi kung ito yung bibili nyo at musician kayo, actually magagamit talaga siya eh for recording. Kasi pagpapatungputungin mo naman yun eh, yung vocals, yung gitara, yung drums, and everything that you wanna put in your song. Pero kung gusto ko i-recta yung electric guitar ko dito, hindi ko magagawa. Kasi wala akong salpakan ng quarter jack. So meron siyang auxiliary input. Sana merong option yung auxiliary input na magkaroon ng salpakan ng quarter jack or quarter jack na lang instead of auxiliary input. Although I understand kasi design nga to for streamers, so most likely mas magamit nila yung auxiliary kesa doon. Nasa ano lang naman ako, musician standpoint lang naman yung sa akin. Kaya hinahanap ko yun. Kaya lang kasi, kung meron siyang quarter jack, sa totoo lang, hindi na lang to audio interface, hindi na lang din to streaming deck. But instead, magagamit mo na rin to kahit sa stage. Diba? Kung meron kang output dyan ng XLR output or ng quarter jack output man lang, tapos may salpakan ka ng gitara, magagamit mo na to sa labas. Kahit sa gig mo, magagamit mo na to. Hindi ka na bibili ng ibang device. Kasi all-in-one na siya. Pero overall, sobrang satisfied na ako rito kasi nga pwede mo na siya gamitin sa home recording. Actually, pwede mo pa rin itong gamitin sa gig eh. Kung kukunin mo yung reverb nito, tsaka yung mix nito, compression, EQ. Satisfied ka pa rin naman eh. Magagamit mo pa rin talaga ito sa gig. Kaya lang, ang output mo, 3.5. Iko-convert mo pa, gagawa ka ng conversion cable. Para masalpak mo doon sa kung saan ka matutugtog. Pero magagamit mo siya, technically, kung gagawa mo ng paraan. Pero having these options to stream on PC and mobile, and all the features plus Roland quality, I think it's worth it sa presyo niya. Kasi yung Go XLR, nakita ko nasa 30k plus yon or something. Tapos yung Rodecaster Pro 2 ay nasa 50k. So medyo mahal siya. Hindi ko alam ba't nasa murang side to eh. Madalas Roland ang mahal eh. So yun lang, if you guys are interested into purchasing this or checking this out, libre naman mag-test dun sa Yupanko showroom sa Makati. Pero the best, check nyo na lang yung yupanko.com para makita nyo yung stores na malapit sa inyo. Baka meron sa inyo malapit sa North EDSA, sa Pitch Perfect or what. Macheck nyo to in person para makita nyo kung worth it ba siya or magagamit nyo ba siya sa stream nyo or hindi. So yun lang, special thanks lang din sa Yupanko Music for sending this over para ma-review ko. Maraming salamat din sa lahat ng mga nakasuporta sa Papa EJ TV. Sa mga hindi pa naka-like or follow, maybe you guys can consider liking or following Papa EJ TV sa Facebook, YouTube, IG, and TikTok. Maraming salamat. Kita ka sa next video o sa stream mamaya. Let's go.